This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to Usapang Bayan. Ako po si George Chua kasama ang aking co-host na si Rich Marquez. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang issue na kinahaharap ng mga kandidato sa darating na eleksyon at tatalakayin din po natin ang iba pang pangyayari sa bansa. Ikinagagalak po naming makapanayam ang dating Secretary ng Department of Energy at isa po sa mga tumatakbong senador para sa darating na eleksyon. Ang makakasama po natin para sa Botany One series, Mr. Jericho Ikot Petilio. Welcome to the show, sir. Welcome, Ikot. But maybe before we start, paano ho ba nyo nakuha yung pangalan na Ikot? Rach, paano mo nakuha yung pangalan mo? Pagisahan lang natin, pagising natin yun ang pangalan natin. Siguro it's because of ang pangalan ko talaga is Jericho. Mm-hmm. So yung last two syllables is Iko at ewan ko kung sino nagkabit ng T, naging Iko. Mm-hmm. Mm-hmm. But sir, meron po mga ibang tao na sinasabi na you're trying hard to be pangmasa, kaya po inikot, kaya po nag-come up with kayo sa nickname hindi na Iko. Naman, okay. Hindi mula naman pa ng ako'y maliit pa siguro. 1 year old pa lang ako, yan ang tawag ng nanay ko, yung pagkaalam mm-hmm. ko. So hindi po ito inimbento lang. Talagang nagisnan ko, gano'n na yan. Mm-hmm. Very good. Sir, maybe para maumpisahan natin ang ating programa, maaari ho ba niyong sabihin sa ating mga televiewers kung saan ho ba nanggaling si Ikot Petilio at ano ba ang ginawa niya nung bago siya naging Department of Energy Secretary? Mahaba-haba ito. Ano? Kasi hindi naman ako ganun katanda. Pero, siguro ang unahin natin, taga-saan ba talaga ako? Yes. Probinsya ko is Leyte. Mm-hmm. Province of Leyte. At ako'y lumaki doon. Doon ako nag-grade school, part ng high school. In fact, hindi ako nakatikim ng kama hanggang ako'y lumipat dito sa Maynila, no, third year high school. Kami lahat doon baning, kasi yan ang uso doon, tsaka muskitero. And nagtapos ako ng high school, 2 years lang sa Ateneo de Manila, and then doon na rin ako nagkolehyo. Pagkatapos yan, nagturo ako ng 5 taon sa Ateneo din. Ang mga eskwela ko ay mas matanda pa sa akin sa unang taon ko. Mm-hmm. Ang promise sa akin, freshman class, ang binigay sa akin, senior class. Kami mga sungay na. Mm-hmm. Okay, but that was a long, long time ago. Mm-hmm. That was about 10 years ago. Baka naman maniwala kayo, George at Richa. Okay. Hindi naman, mukha naman ho, so okay lang. So that was a long time ago, and then long story, I became a businessman. I put up my BPO, which started 26 years ago. Mm-hmm. Okay, medyo matanda-tanda na rin ang kumpanya ko. And at one point during that time, pumasok ako sa gobyerno as governor of Leyte in 2004. First time, hindi ako nagkonsehal, hindi ako nag-mayor. Pumasok lang ako dito, dumiretso dito, nanalo. And then, tumakbo pa ulit 2 beses, walang kalaban. And finally, yung ako'y papalabas na, nahuli ako ng presidente na hindi ako nag-file noong 2013 election mm-hmm. at bigla akong nakidnap. Mm-hmm. Okay. Para kunin itong isang very, very intricate na portfolio mm-hmm. which is Department of Energy. Yes. Mm-hmm. Kasi sabi ko nga kay presidente, Mr. President, bakit ako? Bakit naman energy? Ang sabi niya, kasi ikaw puro ka numero.
and energy is about numbers. Yes. You know, I did not understand him at that time, but later on, after 2.5 years, nakita ko na, it's really all about numbers, mm-hmm. it's energy. Mm-hmm. Ikot, maybe you can tell us a little bit about your accomplishments, both as governor and as the Department of Energy Secretary. Sa governor, may, alam mo, lahat mga gobernador, kung titingnan nyo, lahat ng mga mayor, mahilig magyabang yan. Okay, kasi kung wala kang ipagyayabang, parang wala kang accomplishment, no? So, you know, bago ako pumasok, okay, bago ako umalis, ang ginawa natin dito is, bago ako pumasok, walang coco oil companies doon. Iisa lang. Pag alis ko, aapat na. There was no call center in that area. Pag alis ko, may dalawa. Walang mall. Okay, and I had to go out of my way, pumunta dito sa Maynila para mag-PowerPoint presentation, meron na tayong mall. Bakit mall? Because it is an indicator. For any investor, a mall is an indicator. Leyte Sports Academy, the only academy in this country, is actually in the province of Leyte. Hospital, ito masasabi ko ang hospital. Hospital Enhancement Program. Kasi karamihan ang mahihirap, pag nagkasakit, uutang, ubos yung kanilang savings. Yes. So, we created a system whereby umaanda rin hospital pero walang babayaran na mahihirap. Mm-hmm. Or kung meron man, it will not wipe them out. Mm-hmm. Paano yun? 200,000 ang sweldo ng doktor. Talaga 200,000 mm-hmm. without any expense to the provincial government. How was it done? Because I'm getting invitation right now from different provinces, even sa mga Suwili Foundation, even DOH, to talk about hospital operation. It's also in the internet. Pitilia Health Model ang tawag nila. Nakakahiya man, hindi po ako nag-invento niyan pag sinabing Pitilia Health Model. And so many other things, kasi pag ikaw ay isang gobernador, lahat talaga sakop mo. Agrikultura, health, education, lahat-lahat yan. As sa Secretary of Energy naman ho, ano ho ba pwede niyong ipagmayabang? Marami. Pero minsan, masyadong technical na hindi maintindihan ng tao natin. Because energy, pagpasok ko, sabi ko, I can handle Department of Education, okay, having a background in education. Hospital, hindi ako doktor, pero I feel I can also manage it, no? And other portfolio. Pero pagdating sa energy, mukhang ito talaga, hindi ito interchangeable, okay? Hindi ito kaya mong ipagpalit because it's so complex, no? Hanggang ngayon, yung mga tao hindi pa rin maintindihan what goes into our electricity and energy. Pero in terms of accomplishment siguro, if I am to name a few, number one is transparency. Okay. Dito sa atin sa Pilipinas, electricity, parating nagre-reklamo ang mga tao, bakit mahal? Yes. Okay. Anong gagawin mo para maging mura? It's actually about, I introduce first and foremost transparency. Bakit? Pati ako naguluhan eh. George Rich, alam mo ba that in this country, dito sa bansa natin, there are many rates of electricity. Nandito ka ngayon, magbiyahe ka ng 2 hours north, iba na ang presyo ng kuryente doon. Dito sa atin, sa bansa, iba-iba ang presyo ng kuryente. Yes. At hindi alam ng lahat. Kaya nilagay namin sa internet yan. Tapos dinisect namin. Sino mahal, sino mura, sino maraming brownout, saan kinukuha, magkano kuha nila, lahat-lahat yan. Because in this industry, ng power industry natin, it is market-driven. Ibig sabihin, ang gobyerno does not intervene anymore in the transactions ng electricity. They trade with each other. Ang problema, you can have a market-driven industry, pero pag walang transparency, it's a market failure. Mm-hmm. So, we have to push for transparency and that's what I pushed for. Mm-hmm. Siguro pangalawang masasabi ko is renewable energy. Bago ako pumasok dito, pira-piraso lang ang renewable natin. Pag alis ko, the biggest wind farm ever created dito sa ASEAN country is actually nandito sa Pilipinas during my term because I wanted it to be built in 2 years' time. Asan to? Ito ba yung nasa Ilocos? Hindi lang. Hindi alam ng lahat na meron tayo sa Pililia, meron sa Nabas, meron sa Guimaras. Okay. Of course, karamihan sa Ilocos because doon ang talagang center ng wind natin. Ang potential doon is malaki pa rin. Pero binibiro ko rin. Meron ding isang area na malakas ang potential. Pero marami hong nagtatanong rin kung bakit naman, halimbawa, maganda naman talaga yung renewable energy, pero bakit kailangan ipatong sa kanilang electric bill yung paggamit ng renewable energy? Ang renewable energy kasi, mahal yan.
Okay, right now the cost is as follows. Para sa hindi nakakaalam sa lahat, ito ang mga presyo ng kuryente sa atin. Pinakamahal, diesel, 14 pesos. Bababa tayo sa bunker, 10. And then meron kang solar, 9, 8 ang wind, 7 ang round figures to ha. 7 ang biomass, 6 ang runoff river. And then you have malampaya gas, hindi malampaya fan, about 5 pesos to 550. And then you have geothermal, 450 to 5 pesos. And then you have coal, ngayong panahon, less than 4 pesos na. Then you have nuclear, 250. Kung makikita nyo, mahal ang renewable, bakit sinusulong natin to? Number one, we have to have a good mix. Ibig sabihin, kung puro ka coal at nagmahal ang coal, patay tayo lahat. Health issues, we have to balance it. Marami pang consideration, but the bottom line is, you cannot depend on one resource only. But I think ang pinakamagandang argument for renewable energy is this. Mahal ang renewable energy because of the upfront cost. Ibig sabihin, magtatayo ka ng planta, ang laki ng gastos mo. Pero walang fuel yan. Hangin, tubig, araw. Now, the good thing about renewable energy, kahit mahal siya sa upfront, is after 20 years, ha, bawi na yan lahat. Bawi na lahat ng gastos libre mo. Libre na. So, hindi naman libre kasi merong maintenance cost. Kailangan mo ng, halimbawa, isang coal-fired plant, kailangan mo ng 150 katao. Pero, kapag wind, 20 for the same size. 17 yan, security guard. So, the cost of electricity is about 25 centavos in my calculation 20 years from now. Sasabi ng iba, 20 years pa yan. Ang tagal pa niyan. Iyon ang mahirap sa atin eh. 20 years from now. Short term lahat. Short term lahat. Yes. Pero if we started 20 years ago, eh 25 na yan ngayon. That's true. So, renewable is about sustainability and long term. Mm-hmm. Ang mahirap sa atin kasi, puro, anong magagawa ko sa termino ko? Mm-hmm. Kaya walang nangyayari. Mm-hmm. Doon ho sa nabanggit nyo, ang pinakamura ho ay yung ating nuclear energy, no? Ano ho ba ang opinion nyo tungkol dyan? Kayo ho ba ay pabor sa gumamit tayo ng nuclear power plants or paano ho ba? Dahil kasi yun ang apparently ang pinakamurang source ng electricity natin na pwedeng nuclear. Yes, sa nuclear po. Ang unang tanong ko sa inyong dalawa, George at Rich, is kung ang binabayaran mo is 11 pesos sa kuryente mo ngayon sa Meralco, magkano bang gusto mong presyo para patakbuhin natin ang nuclear power plant sa Bataan? Kahit anong number is, wala namang mali dito eh. Eh, siguro dapat mas mababa. Yes. Di ba? By how much? Kalahati. 550. Mm-hmm. Okay. Pareho kayo, 550. Oh, assuming na ho natin, ganun. Oh. Okay, oo. Oh, mas parang trick question to. Mas kuripot pa kayo sa misis ko. Sa misis ko, 7 pesos. Oh, sige. Okay, so ngayon, 550. Pero sa totoo lang, kinompute ko, 30 centavos. I see. Because that's only 600 megawatts, ang Meralco is mga 6,000. So ngayon, paano natin mapapababa na mahigit isang piso? Simple lang. Mga limang nuclear power plant. Kung limang nuclear power plant, hindi na yan issue ng Bataan Nuclear Power Plant. It's now a nuclear policy. Pag nuclear policy, I don't think any secretary can decide on it. Alam mo, the moment you decide on nuclear dito, may maghahain na sa Supreme Court. At matetenga na naman lahat. Everybody will be waiting. So, what is the best way to go around nuclear? Very simple. Ako tatanungin, referendum. Because it's a contentious issue that everyone should be heard. Okay, hindi ito simple. Or come up with a law in lieu of a referendum. It cannot be decided simply by the Secretary of Energy. Sir, from the private sector, you decided to shift to public sector po. These are two very different sectors po. What motivated you to enter the public office? Ganito yan. Yung ako'y gobernador, hindi pa ako gobernador, sinasabi ko, invest in Leyte. Invest in the Philippines. Okay, kasi dito, competitive kami, marami akong sinasabi. Wala nakikinig. Naging gobernador ako, inulit ko yung sinabi ko, wala akong binago. Lahat nakikinig. I think the difference is that when you are in a position and you want to sell your country, you want to sell your province, people listen to you. Kung ikaw ay ordinaryong tao, negosyante, sasabihin, magninegosyo ka lang para sa sarili mo. So, I think that's the basic difference. The highest form of service, kasi lahat naman tayo gusto magservisyo. And one of the higher form of actually service is going into public office. Now, if you have the heart to do it, it's not gonna be easy, but if you want to do it, then go into it. Kasi parati na lang tayo nagre-reklamo eh.
bakit ang gobyerno ganito? Bakit et cetera, et cetera? Okay. Eh, ba't di mo takbuhan para mabago mo? Mm-hmm. Pero marami sa atin dito magre-reklamo. Pero pag takbuhan na, ayoko nga. Ang hirap niya. So, the challenge is there. We want the private sector people to also share their knowledge kung paano patakbuhin ang gobyerno. Kasi otherwise, yung mga walang alam will prevail kung yung may mga alam ayaw tumakbo. Mm-hmm. Do you think, sir, that would be your advantage this coming elections? The sad thing about election is also, you can be the best administrator, you can be the best implementer, but before you can implement anything, you have to win. And for you to win, kailangan medyo popular ka muna. Mm-hmm. Okay, pag hindi ka naling kay so-and-so, eh, mukhang hindi ka maririnig. Mm-hmm. Okay, so it's you have to balance both. No? Kasi ang sinasabi ko sa politics is very simple. Can I borrow your paper, Rich? Okay. Sure, sir. This is how I always describe politics. Okay, government service. Mm-hmm. This is political, this is developmental. Okay, masyado kang developmental, makakalimutan ka ng tao at hindi ka naman nanalo. Masyado kang political, walang makakalimut sa'yo, walang man nangyari sa bayan mo. Okay, so you have to put the nudge, where do I put it? Tuwing election, eh, lahat ng tao pumunta sa political. Tuwing pagkatapos ng election, medyo magbabias ka ng konti dito. And what we're trying to do, okay, as a business person as well, no, is maybe there is a way to actually fold it so that the direction that you have is politics and development go in one direction. And that's what we're trying to come up with, kahit sa administration na to. How do you do that? It's going to be tough, but we can't give up. We have to do everything we can to make the direction going towards one common direction. So, at this point, we will have a station break sa aming pong pagbabalik. Makakasama pa rin natin si former Department of Energy Secretary Jericho Ikot Petilla. Please stay tuned. Thank you.